Oops. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa mga nagantay. Okay, sandali. Itatanggalin ko lang yung sound. May sound ba? Oh. Sandali, mayroon pa. Nagkapatugtog pa. Oops. Okay. May sound. Okay. Welcome po sa aking channel, sa aking malita channel. Walang balak mag-topic nito kasi alam niyo naman, meron akong mga story na pinaghandaan at naka-ready na yung mga thumbnail, yung mga trailer. Kaso, napag-isip-isipan ko, meron na naman mga nangyayari na dapat kong bigyan ng pansin. Dahil kung hindi ko bibigyan ng pansin, lalong umaabuso yung mga taong nandyan sa tabi-tabi. Kaya gusto kong gumawa ako ng trailer para meron kayo, mabigyan natin ng pansin yung mga dapat nating tangkilikin ngayong hapon. At sikapin kong matapos ko na mga 20 minutes at least. Tapos magkaroon tayo ng discussion. Gusto ko malaman ang opinion nyo. Gusto ko magkaroon tayo ng open forum at bumoto tayo mamaya kung ano dapat ating gawin para matapos na itong nangyayari ngayon sa Kalingap. Dahil unang-una, bakit nga ba, sino nga ba tayo sa Kalingap, diba? Mahirap. Gusto ko munang i-welcome tayo kasi mamaya mawala ako sa ano eh, sa aking format, sa aking le. Sa aking ano, plano na mag-welcome muna para marami nakikita yung computer to. Gusto ko munang i-welcome. Alam ko si Kuya Val, nandun sila sa Sursogon. So gusto ko munang i-welcome yung mga nandito sa listahan ko para tuloy-tuloy tayo. At saka yung i-welcome po kayo na kanina pa nakihintay. So si Kuya Val, Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, Kalingap Jonah, Kalingap Ga, Apia Payne, si Apia Payne, nating pauwi na. Si Pardo B, kamusta ka dyan? Si Cheryl Chavez, Andrew Oswald from Canada. Si Sharon Pikachu at Christian Pikachu from New York. Si Charleston, Mary Lorraine Cruz from California. Si Christina Chavez, Sean Marshall at Baby Scarlett Marshall from Canada. Si Miss Maldita sa Manila. Si Priscilla Fabro from Canada. Si Neil Bryan, alam ko si Neil, lagihintay dyan. Hello Neil, from Iloilo, City of Love. Si Junila Miles, Teresita Rosero from Mandaluyong. At ito, welcome ko ang mga 219 live viewers, saka solid viewers. Marami pong salamat, dito kayo ngayong hapon. Si Lilia Reyes Vlogs, mega love shout out. Babasahin ko muna yung mga pangalan para hindi ako malito ha. Si Pasayawa Vlog, shout out sa iyo. Margaret Lem Eve, si Estrella de los Reyes, Kalingap Jonah, Melo Malu Sirantis Abay, Kalingap shout out, Kalingap Maymay, Jonas, si Mindanao Girl of USA Vlog, kamusta ka na dyan? Si Charito de los Reyes, Eva Parman, Emma Fabli from New York. Hello, Emma. Rosalia Navarro, Vicky Asakawa, Mix Vlog, Walger Marquez, si Ella Bantasan. Hello, Ella. Kamusta ka na dyan? Si Lynn Galarosa, Maribik Manalo, Dana Cruz. Kamusta kayo? Walger Marquez, Helen Doria. Hello, Helen. Kalingap Jonah again. Si Brian Mihan. Hello Neil. Si Jeline Rocabo. Hello, Sariray. Kamusta kayo, Sariray? Si JM Saif. Kamusta kayo dyan? Si Mids De Vera. Si, okay. Yan na, tapos na yata ako. Alessandra. Hello, Alessandra. Kamusta ka dyan? Si Marilyn Chang. Hello, Marilyn. Kamusta ka dyan? Okay.
na ano ko na yan. At saka yung ating 307 na nandito ngayon. Kanina nandun ako sa live ng mga kina Derek Nuelsa at Virador, ng mga lasing ko ng umaga. Nagising ako tapos nakita ko sa live. So nakinig lang ako tapos napansin ko yung mga bagay-bagay na concern sila. Alam ko na ayaw ni Kuya Val na makipagbangayan dahil gusto niya peace and quiet. Ang totoo, hindi tayo magkakaroon ng peace and quiet habang mayroon diyang isang grupo at mayroon isang nakikisaw-saw sa pangalan ni Michelle Japina na nanggugulo sa Kalingap. Ang gulo ay hindi galing sa loob ng Kalingap. Ang gulo ay nanggaling sa isang grupo na kunwari ay part ng Kalingap. So, ang ginawa kong trailer ay pinag-isipan ko kanina. Aking laging sinasabi na tayo ay dapat magkaisa. Ang sinabi ko ay one Kalingap, one family. Yun ang gusto na gawin natin, pati si Kuya Val, pati si Kalingap Rab. Laging pinopromote na tayo ay isang Kalingap, isang family, at ang ating adhikain ay tumulong sa mahihirap. Kaya ako nandito ngayon, kaya ako nandito nag-live kasi gusto kong tumulong sa mahihirap. Ngayon, maraming nanggugulo. Ang isang grupo, ano ang pinaggagawa nila? Meron silang binilagay na sarili nilang reactors. Ibig sabihin, sila ay isang grupo. Dapat humiwalay sila officially sa Kalingap. Wala namang masama doon kung gusto nilang humiwalay. Ibig sabihin, mas marami matutulungan kung merong maraming mga grupo-grupo kagaya nila kung gusto nilang humiwalay sa Kalingap, pwede nilang gamitin ang pangalang Rochelle Foundation o kaya Kalangga Team. Sila-sila dyan. Pwede silang mag-scout ng sarili nila. Pwede nilang gawin yung gusto nila. Pero hindi na sila Kalingap. Sa ngayon, gusto nilang maging Kalingap dahil mga subscribers nila ay galing sa Kalingap. Kung hindi sa Kalingap, hindi mabubuo yung kanilang channel. Saan ba sila nagsimula? Sino ba ang tumulong sa kanila mula pa nung umpisa? Yung first batch, pumunta ng malalag. Sino ang kanilang pinuno? At sino yun ang kanilang tumutulong sa kanila na minahal sila? Ano ang kanilang ginanti ngayon? Sino-sino ba kayo dyan? Bakit hindi nyo mabigyan ng diretsahang sagot? Meron bang division sa Kalingap? Klaro-klaro may division sa Kalingap. Ngayon, noong Wednesday, meron akong hinanap na mga datihang, mga charity bloggers na dating nakatira sa Lighthouse. Free board and lodging at meron pang 5,000 pesos na allowance for long time. Okay. Ang hinihingi ko lang sa kanila ay, ina-expect ko ay, nandyan, suportahan si Kuya Val sa kanyang bagong telenovela na ang purpose ay para magkaroon ng revenue para sa mga pabahay projects, sa mga ayuda, at sa mga taong ginagamot. So bakit wala sila? Okay, ano ang nangyari pagkatapos ng aking live? Okay, during my live, maraming mga tililing na basher at ako ang binabas. Ngayon, ito ang sasabihin ko sa mga basher na yan. Nagkamali kayo ng katapat. Dahil ako ay hindi matatakot sa inyo. Kalabarin niyo ako, huwag si Kuya Val, huwag si Kalingap Ram. Sa akin kayo, lumapit. Tayo ang magsagutan. Kaya, akala nyo ako
kayo ay aatrasan ko? Hindi. Dahil ako ay may prinsipyo at ako ay ipagtatanggol ko ang isang adhikain na hindi nyo kayang gawin. Tingnan nyo tuloy. Pati tuloy yung aking schedule ngayong araw na ito na bago dahil sa inyo. Mga sira ulo rin yan ah. Ayoko magmura. Ngayon, ang nangyari ngayon, meron akong babasahin. Ito, magbabasahin ko itong nakalagay. Galing daw ito sa live ni Japina. It's a proof na mayroon silang sariling agenda. Mayroon silang sariling reactor. Mayroon silang illegal na reactor na ngayon ay siyang nagbibigay ng mga reaction na kumakalaban sa mga kalingap bona fide reactors. Ito, babasahin ko ha. Kasi daw, hindi daw babasa masyado. Babasahin ko. At ako'y nahihiya kung saan galing ito. My goodness sake, use your intelligence. Okay, basahin ko ha. Ito ay nasa live ni Michelle Japina. Sino si Michelle Japina? Okay? Marami nagsabi sa akin kung sino siya, yung mga nakaraan. I don't have time. I don't have time to watch her video. Okay? Yung pinapanood ko na mga video ay yung deserving of my time. She doesn't deserve my time. She's a nobody to me. Okay? Pero babasahin ko ito. Sabi ni Brooks, okay? Si Brooks belong to the other group. Sabi, kalingap daw sila. They keep on insisting that they are kalingap. They're not kalingap. Hindi tayo mga stupid na maniniwala sa kanila. Ito, basahin ko. Magaling yan si Michelle Japina, sabi niya. At mabait. Matalino. Totoo ang mga sinasabi niyan. Tuloy mulang host ang pagtatanggol sa mga taong inaapi nila at sinisiraan ang pagkatao namin. Sino ang inaapi? Brooks, adyan ka? Lonnie, adyan ka? Ren Deveno, adyan ka? Daddy Donut, adyan ka? Kayo ang mga founders ng group na yan. Sino ang inaapi sa inyo? Sino ang umaapi kay Teruel at Richelle? Sino? Sagutin nyo! Kayong mga, wala kayong magawa kundi manggulo ha. Bakit mo sabihin yan? Sino daw umaapi sa kanilang pagkatao? Excuse me, wala kayong pagkatao dahil ang ginagawa nyo ay pailalim, under the ground. Ang inyong mga wala kayong prinsipyo sa buhay. Nakikisakay lang kayo, nanggugulo kayo. Wala kayong pride sa sarili nyo. Pati yung inyong mga pagkain, nakaasa sa sponsor. Kalalaki nyong tao, hindi kayo maghanap ng trabaho. Huwag nyo ko umpisan. Dahil ako, nakikita ko lahat ang mga ginagawa nyo. Na hindi lang ako kumikibo. Ngayon, ang kinakalaban nyo ay ang kalingap mismo. Ako ay part ng kalingap. Ngayon, ang sabi ni Kuya Val, huwag daw kami makipag-away. Hindi ako nakipag-away. Pinapagalitan ko lang kayo, yung mga tao dyan na ayaw aminin na meron silang grupo. Yeah, no, Ruth. Sino ang naglagay ng mga positive reactors ko no? Si Ruel, narinig natin sa video, ang sabi niya, sa kalam, mga positive reactors. Nasa video, narinig natin lahat. Noong live stream kay Trending Pia. Si Ruel ay sinuportahan ko yan mula pa sa umpisa noon pa. Mas marami akong suporta na binigay sa kanya. Mula pa sa nag-umpisa sila sa channel. Ako pa nga ang nagbigay ng pangalan na Ruel of Malalag. Kaming dalawa ng asawa ko. Nag-isip asawa ko. We had brainstorming. Si Ruel ay sinuportahan ko yan. Okay? Hindi ko yan binabas. Kayong mga basher, sasabihin nyo, ako ay basher ni Ruel. Think about it. Ako ang kalaban nyo ngayon. Akala nyo matatakot ako sa inyo? Grabe kayo. I call you scum. Scumbag. You know, dirt of the society. Hindi naman kayo nakikinig. Hindi kayo nagbabasa ng thumbnail. Basta na lang kayo tirada ng tirada.
Ako pa ang tinitirada nyo? Akala nyo, matatanto ko kayo? Ako, sabi pa naman kung ano-ano mga personal attack at kung ano-ano pinagsasabi. Hindi nga nakakaintindi. Sabi ko, sino ba ang off topic? Sino ba ang topic doon? Noong Wednesday. Ha? Sino ang topic noong Wednesday? Di ba? Hinanap ko ang mga charity bloggers dahil disappointed ako sa views ng, ano ba yun? Hamog yun? Hamog sa umaga yata yun? Dahil 10,000 lang after 9 hours. Okay? Ngayon, si Kuya Val, naghirap kung ano-anong pinagagawa para lang magkaroon ng para magkaroon ng parakikita para sa at sa kanyang mga adhikain. Maganda naman yung mga program, lalo na yung mga love triangles, yan ay comedy, kung gusto mo ng comedy, gusto mo ng drama, gusto mo ng documentary, kagaya nung ano, yung vlog, marami tayong natututunan sa mga programang pinapalabas niya. Kaya hinanap ko yung mga charity vloggers na tinulungan ni Kuya Val. Ano nangyari? Sabi sa akin, bakit ko na binabas si Ruel? Sino si Ruel? Hindi naman siya ang topic. Cruz mio. Napakatanga. Si Ruel daw. Si Ruel ang Ruel. Hindi siya ang topic ng isang gabi. Ngayon, hindi lang din siya ang topic. Ngayon, ang topic ay malaki. Yung second group, andito ngayon, ang proof, itong binasa ko, na sila ay isang grupo. Okay? Hindi nila ma-confirm, pero andito yung proof, ina-acknowledge nila si Japina na isang reactor ng kanilang grupo. Siya ba'y allowed magbigay ng reaction? Siya ba ay pinayagan ng founder ng Kalinga para magbigay ng reaction? Hindi yata eh. Tapos sasabihin ni Kuya Brooks, oh, matalino yan, mabait yan. Kichipuera! Goodness me! Saan ang galing galing, Brooks? Natutulog ka ba dyan? Hasan ka? Lumabas ka dyan? Grabe kayo! Akala niyo, ako ay natatakot sa inyo? Hindi! Huwag niyong ibasirap, huwag niyong ibasirap. Ako ang ibas niyo. Tayo ang maglaban. Grabe kayo. Ang ganda-ganda ng plano ko ngayong araw na to, tapos ginagalit niyo ko? My goodness. Ngayon, ito. Eh, sabi ko dito, kailangan magkaroon tayo ng time para open discussion. Ang sinabi ko pa, yung positive reactors, ang nalagay dyan, di ba, si Ruel? Si Ruel ang head dyan, okay? Ngayon, yung mga Rochelle dyan, na hindi naman lahat ng Rochelle, ha? Yung mga Rochelle lang na scumbags, okay? Yung mga Rochelle na scumbags, yung mga ibang Rochelle, iba yon. Itong mga scumbag na Rochelle group, hindi ko alam kung saan galing grupo yan, ha? Nagkamali sila ng kalaban. Dahil ako ay fighter ng mga binubuli, ako ay fighter ng mga inaapi, at ako ang fighter ng Kalinga. Okay? So, ibig kong sabihin, akala mo, si Michelle Japina, kung nakikinigin si Japina na yan, napansin ko yung aking picture nandun sa kanyang video. Hindi ko pinanood kasi 2 hours. Wala akong time sa mga ganyan klaseng tao. So, ibig kong sabihin, naghigi ba siya ng pahintulot na gamitin yung aking video? Kung ano man yung video ginamit niya. Huwag na huwag siyang magkakamali na ako ang kalaban niya. Ngayon, sino ang buzzers ng Kalinga? Dahil ako may sarili akong buzzer. Ang mga buzzer ko ay yung mga scumbags. Okay? I call them scumbags. Scumbags of the earth. Kaya ibig sabihin noon, talagang napakababa na nila. Dahil wala akong nasasaktan kung sinabi kong scumbags. Kasi kung baga sa ano, scumbag, sa amin dito, ang tao, pag sinabi mong scumbags, ay you're the lowest of the low. Kung baga sa ano, wala nang kanang respeto sa mga taong ganyan. Dahil hindi mo masasaktan yung mga taong homeless kasi sila nakatira sa kalye.
dahil hindi natin alam ang kung ano ang kanilang dinadanas. Hindi natin pwedeng sabihin i-compare sa mga squatters area kasi yung mga tao sa squatters area ay may mga pangarap at yung mga naghahanap buhay. Itong mga scumbags, they are scumbags of the earth. Ang sila ang basher ko. Ako ang kalaban nyo. So, sino ang ano ba yung nagay ko dito sa hindi ko mabasa yung tulad ko. So, hindi ko sabihin, saan tayo dapat nakafocus? Kasi ayaw na Kuya Val ng mga away daw. Okay, ako ang sisihin, huwag yung mga reactor sa Kalingap, hindi sila nagbibigay na reaction. Okay. Saan dapat tayo nakafocus? Para sa akin, sa ngayon, dapat tayo nakafocus doon sa tatlong telenovela at kung ano pang ipapalabas. Dahil unang-una, the more views, the more revenue ang matatanggap ni Kuya Val. So yun ang ating ngayong pinagkakaabalahan. Dahil unang-una, hindi madaling gumawa ng mga telenovela. Kasi nakita niyo naman sa behind the scenes. Gusto ko munang i-welcome yung mga, oh, meron tayong 789 live and silent viewers. Marami pong salamat, andito kayo. Please share para marami nakakaalam kung ano itong ating meeting ngayong hapon. At mga 5 minutes na lang at ako'y tapos na. At babasahin ko yung mga comment na dumarating. Marami pong salamat na ano na nandito kayo. Malaking karangalan na andito kayo ngayon nakikinig. Ito po ay ating ipagtanggol ang Kalingap. Dahil ang Kalingap ay ang adhikain ay makapaglingap, makatulong sa mga mahihirap. Marami mga projects ang Kalingap. Hindi na dapat abalahin si Kuya Val, hindi na dapat abalahin si Kalingap Rab. At ito pa, itong mga scumbags, palaging pinagdidiinan si Rab. Huwag niyang pakialaman si Rab. Ang dami na niyang ginagawa, ang dami na niyang tinutulungan. Araw-araw na sa labas, may family pa yan. Palagi nilang, akala ko magsalita sila. Para bang inuutusan ako, minumura ako, kung ano-ano mga paglalait. Diyos biyo. Harapin niyo ako ngayon. Pag nandiyan may nag-aaway dyan, no? Tingnan natin. Bigyan mo kayo ng authority na sila ay i-block. Okay. Ang lagi kong sinasabi ay tayo ay manahimik. Meron tayong good vibes, happy vibes. Yun lang naman ang lagi kong naka-focus sa ganyan. Na tayo ay laging masaya, makisama sa bawat isa, magkakaunawaan. Kung ano-ano yung para sa kabutihan ng Kalinga. Ngayon maraming nag-aaway. This has to stop. Dapat ito ay huminto na. Yung mga grupo dyan, si Lorne, ano ang papel ni Lorne para papasukin si Michelle Japina? Lorne, makinig ka sa akin. Gastang ulo mo. Gastang kukuti mo. Bakit mo pinapasok si Japina? Bakit ngayon, kayo, organize kayo, alam ko may pupuntahan kayo, meet and greet ko no. Hindi ibig sabihin yan, may sarili kayong group. Kailangan ni Kuya Val ng support, lalo na ngayon. Alam natin na humihina ang kanyang views. Gumagawa siya ng paraan para kumita ang gaganda ng kanyang telenovela. Ako'y hindi makapigil sa pagtawa. Eh bakit? Itong si ano? Si Brooks. Anong ginagawa mo dyan sa compound ng Morales? Umpok-umpok kayo doon. Para kayo mabubuyog. Wala na kayong ginawa. Ano yung saan yung mga utak nyo dito? Kalingap ko, no? Hindi kayo kalingap. Ang ginagawa nyo ay paglingap para sa inyong bulsa. Ito, ang laki ng bulsa nyo. Ngayon, Lonnie, sagutin nyo kami. Bakit nakapasok si Japina? Ano ang karapatan mo magbigay sa kanya ng pahintulot, pumasok sa Kalinga at magbigay ng kanyang opinyon? Siya para sa akin ay scumbag din. Scumbag din siya para sa akin. De, ano ba ang papel niya? Meron ba siyang original, creative? Meron ba siya? Usually, pag ikaw ay YouTube creator, mag-create ka ng sarili mong content. Hindi eh. Nangungopya lang dyan eh. Hindi naman marunong eh.
Samantalang ako, lahat ng aking ginagawa ay original. Ako mismo ang gumawa. Ako mismo ang nag-create. Ako mismo nag-design. Ako mismo ang nag-iisip. Ikaw, Japina, ano ang ginawa mo? Sol-sol ka ng sol-sol? Diyan si Brooks. Ikaw, Brooks, responsibility mo yan. Pati yung si Roel. Ako ay galit sa inyo. Kayo pa mismo ang sumisira sa adhikain ng Kalinga. Sigurado galit ito sa akin ng mga Rochelle. Kung hindi niyo ako ginalit, kung hindi niyo ako binash, bakit niyo pinagpipilitan na ako ay basher na hindi naman ako basher? Ngayon, bash niyo ako. Tatanggapin ko kay lahat. Akala niyo ako ay takot? Andito ako sa Australia. Di ko to ako expose. Hindi ako intelligent on paper. Dahil ako ay may kaalam-alam sa buhay. Mayroon akong exposure. Mayroon akong naranasan. Galing ako doon, nagbo-volunteer. Nakikita ko yung mga taong naghihirap. Yung may mga sakit, the depression. Andun ako. Sa front line. Marami akong sinamahan na may mga sakit. Sa depression, autism, ADHD. At yung mga kasamahan namin. Ang mga kasamahan ko ay mga madre. Psychologists, counselors. Kaya kayo, ano? Saan kayo ang galing? Goodness me! Okay. Na-cover ko na yung nandito sa akin. Ngayon, babasahin ko na yung mga ano nyo. Please, feel free to comment. Kung anong dapat natin gawin dito. Meron ba kayo, ano? Thank you sa 820. Meron mag-ano kayo kung anong opinion nyo. Babasahin ko. Teka, babasahin ko yung nandito. Ba't iba yung sa akin? Tako na. Oops, okay. Ate Amy, para sa katotohanan lang, nandito, saan? Sa, galing yung kay Alexandra. Nandito lang kami, mga nagmamahal sa Matubang family. Thank you, Alexandra. Thank you very much. Guys, paki-click naman po ng like button ni Tita Ems para swak kay YouTube. Salamat, sabi ni Bopil. Thank you, Bopil. Okay, sabi ni Ali 75, magagalit talaga ang Rochelle kasi ayaw nila ng real talk. Hindi nila tanggap yan. Gusto nila papuri lang. Well, excuse me! Lahat tayo ay hindi pinupuri. Hindi lahat ng oras tayo ay maganda. Pagising natin, meron tayong pangit tayo. O kaya, may muta tayo. Hindi lahat ay praises and compliments. That's not real life. Kung kayo ay mayroong hinanakit sa Kalinga, hindi kayo mag-iiyak-iyak ng ganyan dahil kayo nababas. Diyos ko naman. Alexandra, sabi ni Alexandra, Ate Amy, para sa katotohanan, okay, nabasa ko na pala. Team Trolala, Singapore, sabi ni Rowena. Thank you, Rowena. Nakakatawa nga po yung teleserye ni Kuya Val, pinanood ko po. Tawa po ako ng tawa. Tama ka dyan, Asian Korean kid. Ako din eh. Lalo na yung nung latest one, yung nakalimutan ko tulad din. Yung yung lead triangle, ako yung inamoy yung panty. Diyos ko, natawa ko nung sudoon. So, ibig ko sabihin, lahat ginagawa ni Kuya Val para magkaroon siya ng mga bagong palabas, bagong pakulo, original. Hindi lang nangungupya. Itong mga isang grupo na ito, hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-officially na kinonsider nila at hindi sila nagpaalam. Bakit hindi sila magsalita? No, gusto namin magsarili. Welcome sila, magsarili. Sabihin nila na hindi na sila Kalinga dahil namamasyal sila, mayroon silang kanila kanyang meet and greet. Ibig ko sabihin, iba na yun ang kanila mga schedule sa Kalinga. Dapat, dahil alam naman ni Ruel na si Kuya Val ay kailangan ng views, instead na araw-araw, andun siya sa Morales compound at ibang tao ang tinutulungan. Bakit hindi si Kuya Val ang sinasabahan niya? Bakit hindi? Kung hindi ka Kuya Val, nakapunta ba yan ng diet? Yan ang totoo. Yan ang real talk. Ngayon, nasira tuloy yung beauty ko. hindi ako galit sa loob. Galit ako sa labas. Wala po silang lahat kung wala si Kuya Val. Mahiya sana sila. Talaga, totoo, naganda. Totoo, thank you.
Sabi ni Sandeline Felix, Ma'am Rachel Takashi, Mingle of Childhood, 100%. Thank you, Sandeline. Si MJ ang ginawang armalite ng mentor kasi hinihingal na ang mentor maggagawa. Ha, ha, ha. Si MJ ang ginawang armalite ng mentor. Anong ibig mo sabihin, Lynn? Hindi ko maintindihan yung concept. Ang ginawang armalite ng mentor. So, sino yung mentor? Si MJ ang mentor? Kasi hinihingi na ang mentor. Sorry. Pakisabi. Nati, sabi natin, my team is andito lang ang true solid Kalingap viewers. Thank you, Nati. Thank you. Hello, Cell TVPS. Thank you, Cell. Andito ka. Napilitan tuloy kung lumabas na naman. Instead, no, yung aking normal na schedule na storytelling na maganda. Ngayon, andito na naman ako. So, ito kay Jeanette Torres. Dapat po si Ruel, doon muna siya kay Kuya Bal. Iwasan muna siya doon sa Morales kasi bumababa na views niya, sabi ni Jeanette Torres. Tama! Alam niyo, kilala ko si Ruel. Pamangkin ko yan. Hindi ko siya binabas. Okay? Pero binas ako. Dahil na-mention ko lang yung pangalan niya. Hindi nag-iisip yung mga basher. Akala niya binabas ko. Abay, nagkamali kayo. Nagkamali kayo ng kalaban. Lucky, ngayon, sinasabi ko itong kay Ruel dahil kasama na siya doon sa grupo sa kabila. Officially na nila. Open yan. Si Brooks, ang unang pasimuno dyan ay si Red Noveno, si Lorne, si Danny Duna, si Brooks, at si Ruel. Hindi ko alam kung sino ang president dyan. Si Brooks man ang president, pero hindi siya ang nagpapatakbo kasi ano ba naman experience siya magpatakbo ng mga ganyan, ano? Siyempre, alam niyo, ang magpatakbo ka ng kalingap, kahit kalingap, kailangan mo ng years of experience. Kailangan mo ng passion. Kailangan mo ng being creative sa lahat ng bagay. Hindi lang naman yan na ikaw ay gustong tumulong. Kailangan mo ng lahat ng mga qualification. People skill. Bilang isang mabait. Hindi ka nahihiyang humarap kahit kanino. Si Brooks, saan galing yan? Ha? Hindi naman ako nagmamata. Ako'y galit sa kanya. Sulat-sulat pa siya doon sa live. Nasabihin pa niya, oh, magaling yan, mabait yan, oh, matalino yan, oh. Inaapi. Kami, siya tagapagtanggol ang tiga-api. Sino inaapi? Kayo apihin? Ang tatapang niyo? Ako lang yata ang lumalaban sa inyo? Ang tapang-tapang niyo? Ang tapang-tapang nila, ano dyan eh? Sino ba yung nanyan kasi member niyo dyan? Grabe kayo ah. Ito naman, sabi ni Rachel Takahashi, magbayanihan sa pinapagawang bahay ni Kuya Val, hindi yung mga magbayanihan sa bahay ni Morales. Sabi ni Rachel Takahashi. Thank you, Rachel. O yan nga, tama. Sila doon, umpok-umpok sila, kung ano-anong pinaplano nila, meet here, greet here, tapos sabihin pa, mayroon silang mga bisita, kung saan-saan ang lupalop, si Lonnie ang mga tour kasi siguro maraming pera nakalagay sa bulsa. Pagkatapos, pasyal nila dito, pasyal doon. Walang katapusang Rochelle. Na overexposed na yung pamangkin ko. So, thank you, Nati. Thank you, nandito ka. Shout out ko na rin yung hindi ko na shout out kanina. Si Tita Bing Mix Vlog, salamat nandito kayo, pati si Nati, for Muslimi, si LV, si Ruel dapat ang mag-control sa mga supporters niya. Oo nga eh, hindi. Kasi alam nyo, si Ruel masyadong mabait. Okay, masyadong mabait. Yung mga basher, sinabi ko mabait si Ruel. Ang problema dyan, pag sobra kang mabait, tatapak-tapakan ka. You need to control your people. To be a good leader, you need to have people skill. Leadership skill and communication skill. Meron naman yun siya dyan. Kaya lang, syempre, mas matanda yung mga kasama niya, hindi niya yun nagagamit. Kasi, kulang ba't mas bata siya. Hindi niya, kailangan mo rin kasi exposure. Pero ang totoo, kaya niya yan. Kaya ni Ruel yan. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Hindi ko alam. Good noon, Ma'am Amy. Correct ka dyan. Thank you, Maria Regine. Thank you very much.
Marilyn TV. Hello, Marilyn. Wala silang screening or orientation. No background check. Yan nga eh. Tama ka, Marilyn. Pinapasok dahil si Lorne ang nagpapasok. Ano ang karapatan ni Lorne magpapasok kay Japina? Mayroon na siyang bad history yung si Japina dyan, as far as I know. Eh bakit pinapasok ni Lorne? Sino ba si Lorne? Di ba si Lorne hindi niya sumisipot sa ano? Sa Kalingap? Sumipot lang kayo sa 200 pabahay ni Kuya Val kay Lola Carmen para pakitang tao. Di ba? Totoo yan? Pakitang tao. Para masabi, oh, Kalingap kami, Kalingap kami. Bull! Totoo, pakilingap. Akala nyo ba mga bobo ang mga viewers? Hindi bobo ang mga viewers. Kami ay hindi lang mo siya nagsasalita. Ngayon nga lang ako magsasalita eh. Nasisira tuloy yung aking beauty. Sisira tuloy yung aking master sa mukha ko. Oh. Grabe kayo. Diyos mio. Sabi ni Liz May, Belinda Pimentel, bumalik siya kay Kuya Val para matapos na yung pag-iipit sa kanya. Sino ang bumalik kay Kuya Val? Oh, hindi ko alam kung sino bumalik. Si Japina o si ano? Hindi ko alam, paki-explain list. Patuloy lang, Crucial, sabi ni Jane Marie Gonzari. Kasi sa inyo lang namin nakitang narinig na sumusuporta ka Kuya Val. Narinig at napanood namin kung gaano niyo pinopromote si Kuya Val. Wala naman akong masamang sinabi tungkol kay Ruel at Richelle. Please. Yung mga Richelle, hindi ko sila binabanatan. Sinasabi ko lang yung mga kasamahan nila dyan na mismo sila ang magpapasira sa kanilang dalawa. Okay? Tayo ngayon, ito ha, real talk. Sila Ruel at Richelle ay bata pa. Hindi yan sila. Si Ruel, hindi talaga yung magsasalita dahil tahimik siyang tao. Alam ko ang ugali ni Ruel. Hindi ko siya binabas. Yan ang lagay niyo sa inyong kokote. Yung mga nagbasa akin ng isang araw. Hindi nga, off topic pa. Off topic pa yung pinagsasabi. Kung ano-ano mga pinagsasabi, hindi naman yun ang topic. Diyos ko. Awan ko, ba't ganun? Bakit? Halimbawa, pinag-usapan mo si Pedro ang sinasabi tungkol kay Maria. Ano ibig sabihin noon? Wow! Sabi ni Pia Pins, sinabi ko po yan sa live na Kuya Val na ang dami niyang buzzer sa live ni Kalorni. Napanood ko yan. Chapina, only to blame din, nag-drug now. Murari's family sa pakikialam, wala naman siya kinalaman, pinagugulo lang. Sabi ni Pia, thank you Pia, totoo yan. Huwag siya magkamali. Ako, huwag yan. Gamitin yung aking mga video para mag-ano ha, i-content niya. Nakita ko yung mukha ko doon. Ang pangit pa ka ng picture ko doon eh. Kasi kung ano yung nilagay niya na photo doon. Nakita ko lang, sabi ko. Tapos ayoko namang buksan. Kasi 2 hours yung kanyang mga live stream. I have no time for him, for her. Di sila nagpaalam sa Karipa para ipasok ang reactors nila for due process. Tama, sabi ni Marilyn Char. Totoo yan. Bigla na lang silang lumabas doon sa trending PN na live stream. Kinonfirm. Ang nangyari pa, kinonfirm ni Ruel na sakalam positive reactors. Oh, narinig namin yan. Tapos, ito namang si Brooks na yan. Yan, confirm yan na mayroon silang grupo dahil siya pa mismo ang pumuri kay Japina. Sino ba ang inaapi sa inyo dyan? Ang lalaki ng mga katawan nyo. Sino ang aapi sa inyo? Ang lalaki ng mga katawan nyo, susuntukin mo kami. Bigla ako matumba dyan. Huwag kayong basta-basta gagamit ng ibang tao na hindi naman sila karapat-dapat sa Kalingap. Oh, dito sa Bayona TV. Hello, Bayona TV. One Kalingap, one family. Tama yan. One Kalingap, one family. Pero ang nangyayari, hati-hati. Hati-hati tayo. Instead na magkaisa, magkaunawaan, maging maligaya, walang nangyayari na ganoon. Magulo pa din. Nasa trailer yung ginawa ko kung ano dapat ating gawin, ano ang adikain, ano ang mga purpose, ang purpose, ano ang goal ng Kalinga. Nakikita natin dyan. Sinabi ko na sa trailer kanina. Para alam natin kung anong i-cover natin. So ngayon, babasahin ko pa ito.
Sabi ni Melly Aguilar, gising-gising Roel, isip-isip din kung nagawa nila kay BSM sa iyo pa. Kaya di gawin pagdating ng panahon. Huwag magpakalunod sa isang basong tubig. Mahalaga, pamilya. Sabi ni Melly Aguilar. Thank you, Melly. Totoo yan. Alam nyo, ang materials at pera ay mahalaga pag ikaw ay nag-uumpisa. Okay? Pero, hindi naman dapat nakafocus 100% sa materials at sa pera. Kasi, may kasabihan na kung tinatapakan mo maraming tao papaakyat, maraming tao hihiwalay sa iyo, maraming tao na ayaw ng ganyang ugali. Ang mangyayari ngayon, you go up by yourself, you come down by yourself. Ibig sabihin yan, na wala ka ngayon mapagkakatiwala, nag-iisa ka ngayon. Dahil lahat ng mga celebrities, kahit sino, hindi naman yan habang buhay yung kasikatan. That's real talk. You might be lucky to have 6 months, 1 year, 2 years. Yung ang pinakamaano dyan eh, magaling dyan eh sa Hollywood eh. Sino ba ngayon ang pinakasikat ngayon dyan sa Philippines? Oh, kahit na kasi Sharon Cuneta, yung kilala ko, hindi ko kilala yung iba. Sharon Cuneta, sikat pa ba siya? Hindi, habang buhay. Sikat lang sila within the Kalingap. Ngayon, kung ang dahilan kaya sa ayaw umalis sa Kalingap, dahil para may mabalikan sila kung sakaling hindi maging successful yung kanilang grupo, nagkakamali kayo. Dahil kami ay nagbabantay sa inyo. Huwag kayong bumalik. Huwag kayong sabihin, oh, babalik kami. Magiging Kalingap ulit kami. Dahil ilang taon na kayo hindi naging Kalingap. Ngayon, ito babasahin ko pa. Bakit kaganoon, Ma'am Emmy? Nakita namin sa dalawang mata namin ang malaking respeto si Roel kay Kuya Val. Hindi nakukuha lang sa respeto. Dapat sa gawa. Ine-expect ng maraming tao na andun siya kay Kuya Val. Sumama siya para maraming manood. Kailangan ba lang respeto? Ang respeto, hindi mo nakikita. Ang respeto ay andyan. Dapat ang respeto, part ng respect, ay tulungan siya. Hindi yung ibang tao ang kanyang pinopromote palagi physically. Wala siya doon. Umaalis siya ng late na. Wala na sila Kuya Val. Dumarating siya alauna ng madaling araw. O paano sila magkikita niyan? Araw-araw yan. Andun siya sa Morales family. Tingnan natin yan. Okay? Si Kuya Val, hindi yan magsasalita. Nasa sa iyo yan. Hindi yan nagsasalita. Ako nagsasalita. Dahil babae ako eh. Kaya ang babae mas magsasalita kaysa lalaki. Kaya huwag niyo sabihin niya na pinopromote niya. Ang promotion, hindi naman yan siya napapagod. Nagsasalita lang yan siya habang siya ay nag-live stream. I want him to go and go with VSM. Kuya Val Santos Matubang, doon sa kung saan pinupuntahan. Eh hindi. Umuwi siya ng decent hour. Umuwi siya ng mga 7 o'clock ng gabi. Kumain sila ng hapunan. Sabay-sabay ang family ni Kuya Val, ni Ate Edna. Hindi eh. Hindi naman sa nakikita dyan eh. Grabe talaga. Please, kung kayo magtatanong sa akin, lawakan natin ang ating pag-iisip. Ano ang pinagsasabi ko? Ma'am Emmy, yung ugali ni Ruel kay Kuya Brooks, nakuha si Kalingap Dan, nakuha ng ugali kay Kuya Val. Si Dan, ang nakuha niyang ugali ay yung mama niya. Mabait yung mama niya, tahimik, sensible. Awan ko anong nangyari kay Brooks. Di ko alam. Kasi alam niyo, minsan, I mean, ito ay very common, okay? Very common sa family na may kanya-kanyang mga adhikain sa buhay. Okay lang yun. Acceptable. Accepted yan. May mga tao sa family. Ako, nasa gitna ako, pero ang aking adhikain ay Kalingap. Hindi sila ang aking adhikain. Hindi ako part ng kanilang grupo. Ang adhikain ko ay makatulong. Hindi ako pumapasok sa mga grupo na ang gusto lang ay kumita at yung kanilang 100% revenue ay nasa bulsa. Nakikita ko yan sa mga iba-ibang mga tao dyan. Nung ando kami sa diet, nakikita ko yung kung sino-sino dyan na ang dami kong na-meet dyan sa diet noong January. 3 weeks yata kami sa diet. Nag-meet ko yan sila. Mababait yung iba. Nag-over-observe lang kami ng asawa ko.
Oh, meron tayong 1,100 live and silent viewers. Maraming salamat po. So, okay, basahin ko pa ito. Tita Emmy, I love you. Thank you. I love you too. Maraming salamat. Ayoko nang mayroong ganitong debate voice. Tawag ko siya debate voice because I have to be firm, loud. Ang asawa ko nagugulat. Bakit sino ba daw kaaway ko? Kasi kung magsasalita ako ng malumanay, o kayo, punta kayo dito. Maniniwala, makikinig ba sila sa akin? Hindi sila makikinig sa akin. Kailangan forceful. Kailangan forceful ang boses ko at it makes sense. Kung ano yung topic, yun ang pag-uusapan. So, minsan, ayoko ng aking voice na loud and clear dahil sa hindi yun talaga ang boses ko. Dahil most of the time, malumanay kami magsalita dito kasi ang asawa ko, kaming dalawa lang, hindi kami nagsisigawan. Kaya nasisira tuloy yung ano ko, kumbaga sa ano yung aking, yung energy ko, nagagamit ko tuloy. Oo, sige. Sabi ni Jeanette Torres, kasi sa dami ng nag-content kay Ruel, sila ang matataas ang views. Si Ruel ang bumababa, kaya iwas muna siya doon. Sana, sama muna kay Kuya Val. Pero ayaw yata eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sagot. Dapat talaga, noon pa yan, dapat naman, bigyan niyo naman ng pagpahalaga. Pagpapahalaga si Kuya Val. Okay? Yun ang hinihiling ko. Hindi nangyayari yun eh. Wala na nga dyan si Brooks. Lumayo na siya ng kusa. Gusto niya yun. Saan ba nang galing yung kanila mga subscribers? Di ba sa, ano din yan? Sa Kalingap? Tapos ngayon sila mismo ang kumakalaban? Ay, hindi pwede yan. Hello, Marilyn TV, Bayona TV, Sal TV, Milagap shoutout. Pero Percy, official channel, Milagap shoutout. Marilyn Chang, hapapuri lang. Just go wake up. Thank you, man. Alessandra, Milagap shoutout. Jane Batul, Dulay, Milagap shoutout. Kalingap Ga, Milagap shoutout. Mami Jo TV, kamusta? At Emmy, di namin iiwan ang Matubang family, lalo na sa mga adhikain na Kuya Val at Kalingap Rab. Thank you, Mami Jo TV. Ayoko na magkaroon ng basyo yung dalawa. Ako ang bash nyo. Okay? Bash nyo ako. Tingnan natin kung makatagal kayo sa akin. Akala mo takot ako? Ba hindi ay? Grabe. Jaylene Crocabo. Tama po kayo ate Amy, sabi ni Jaylene. Alvin Dulay. Miguelab shout out. Adrian. Miguelab shout out. Si Jose Murillo. Love Triangle. Sobrang good vibes. Oo! Sana mag-viral kahit na yan. Kasi usually, ang popular usually ay yung mga comedy, yung mga ganyan, mga story. Nakaka-enjoy, di ba? Kasi nakaka-relax, tapos nawawala yung mga, ano tawag yan, yung maganda yung good vibe. So sana, isa man lang dyan ay maging, ano, maging viral para kay Kuya Val. Yun ang aking pinipray ko. So, pero sana tangkilikin natin yung tatlo kasi maganda yung story, yung hamog sa umaga ay family, ano yun, family oriented program. Maganda yung kanilang istorya, maganda yung kanilang mga natural acting, maganda yung mga scenery. So sana tangkilikin natin lahat. One Kalingap, one family, sabi ni Karen ng Austria. Thank you Karen. Marami pong salamat sa inyo. Sabi ni Lynn Andres, si Nanay Sara ang nagayuma. Inamoy po yung panty. Saka, pero mo ah, hindi niya alam kung kanino yung panty na yung nakasabit. Kinuha lang niya. Iba ngayon ang gagayuma, ginayuma niya ngayon. Grabe. Okay, sino pa? Sabi ni Helen Jones, family is family. Okay, hindi, nawala. Brooks and Ruel should always support and go with Kuya Val because Kuya Val is not only the founder of Kalingap but real family. Blood is always thicker than wine. Sabi niya, totoo yan Helen, totoo yan. Alam mo, kahit na sinasabi ko na ganito sila na ganun, at the end of the day, pag nag-usap kami, family pa din. Okay? Bilang nakakita na yung kapatid, kahit na ganito ang pagsasalita ko, at the end of the day, pag nag-usap kami, tinawagan nila ako, we can settle things over. Diba?
pwede ko silang pagsabihin na ganito, na ganoon, kung bakit naman ayaw nilang makipag-usap. Nung pag kinausap ko, ayaw sagutin yung tanong ko. Para bang may mga tinatago, paawa effect. Tsaka kung ano, nung, hindi ko makuha yung sagot na gusto ko. So, madaling makipag-usap in person. Eh, nandito sa Australia. So, pwede sana yung video call. Okay, ganoon. Eh, kaso, pag minsan tumatawag ako, ando sila sa bundok, di wala namang mga, ewan ko kung pumupunta pa sila sa bundok. Kasi feeding program sila everyday. So, palagay ko naman, ang feeding program nila ay hindi natatapos ng 10 o'clock, di ba? Sana man lang, kahit once a week, meron namang doon sila sa Kuya Val, mag-dinner. Bigyan nyo ng pagpapahalaga yung may-ari ng bahay na tinutuluyan nyo. Yan ay GMRC. Good Manners and Right Conduct. Hindi ka lang titira. Halimbawa, titira ako somebody. Tapos hindi ako nakikipagkita, hindi ako nakakausap. Para mo binabastos yung may-ari ng bahay. Di ba? Dapat dyan, pagpapahalaga, pag-acknowledge sa mga taong tumulong sa'yo. Ha? Hindi dahil sa tiyo mo o tiya mo, you're taking them for granted. Hindi yun. Hindi tama yan. Magpakita ka sa decent hours. Umuwi ka ng 6 o'clock, maki-dinner ka sa kanila o makipag-usap, magkaroon kayo ng mga kwentuhan, bonding time. Hindi nangyayari. Sabi ni Amery's Channel, ano nga ba ang dahilan bakit ayaw sumama ni Ruel kay Kuya Val, baski kay Ram? Basta ako solid nakasupport sa mga taong nakikita kong ang puso paglingap at palaging nasa tabi ni Kuya Val at Ram. Hindi ko masagot yan. Dapat tanungin niyo siya pag siya ay nag-live. Siguro naman, pag tinanong nyo, baka hindi rin makita yung message nyo kasi ang dami niyang mga viewers, di ba? Marami siyang live viewers, so baka hindi makita yung mga message niya. Kasi hindi ko pwedeng sagutin yan para sa kanya. Hello, Trevor TV Channel. Shout out po sa lahat, sabi ni Trevor. Hello, Jenny Donato. Annie Ching, Violeta Katakutan. Ella Bantasan, kamusta ka dyan, Ella? Iba na ang tinutulungan ni Robert when it comes to views. Dapat kay Kuya Val niya binigay. Tama yan, Ella. Tama dyan. Hindi ko pinipinpoint ang bawat isa sa kanila. Pinipinpoint ko yung mga pagkakamali kay sila ay kapatid, kay sila ay kaibigan. Ibig ko sabihin, gamitin natin yung ating pagpapahalaga sa ibang tao na siyang tinutuluyan natin at siyang nagbibigay sa atin ng tulong at pag-alala. Siyempre, pag hindi ka pa nakauwi ng bahay ng mga 12 o'clock, 1 o'clock, mag-aalala yung tao na tinutuluyan mo. Pag ang anak ko ay na-late sila sa pag-uwi ng bahay, tumatawag yan sila, nagpapadala ng text. Yun. That is good manners and right conduct. Kahit sa ang panig ng mundo, yun ay ginagawa na magbigay ka ng message kung ikaw ay malilit, kung ikaw ay hindi dadating. Pero hindi yata nangyayari yun. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Wala, hindi ko sila binabasa. Ito naman mga baser nito. Hindi ko sila binabas. Pinagsabi ko lang yung nangyayari. Yung mga nangyayari. Dapat magkaisa. Magkaisa, mag-unawaan, at magmahalan. Pero talaga, ang titigas ng mga kokote. Kung sino yung nandyan sa kanila, hindi talaga, ayaw talaga nila. Kung ibig sabihin niya, kung ayaw talaga nila, yan si Lorne, ayaw na, hindi siya nakikipag-isa. Si Red Naveno, ayaw na, hindi siya sumasagot. Kung ibig sabihin niyan, ibang grupo na sila. Pwede naman yung ibang grupo sila. Huwag na nilang gamitin yung kalingap. Madali lang yun. Sabi ni Rashid Kahashi, mature na si Dodong para hindi niya maisip ang mga nangyayari sa paligid niya. Hindi masama magsalita ang bata sa matanda kung alam mong tama ang sasabihin mo. Tama ka dyan, tama. Saka huwag yung patalikod. Under the table. Ingat palikod. Hindi harap-harapan, you have to be honest. You have to have loyalty. You have to have respect and integrity. Pag wala yun, anong klase tayong tao kung wala tayong respeto sa ibang tao? So, para sa akin, ayun si Dodong, kilala ko yan siya. Mabait si Dodong, okay? Mabait si Ruel.
Pero dahil siya ay napalibutan ng mga nakakatanda, o baka siya ay overwhelmed, okay? Siya ay overwhelmed. Hindi niya, para ba yung biglang kasikatan, tapos minsan sa busy-busy, dahil feeding program, ang charity vlogger, kung isipin, hindi lang feeding program. Dapat dyan, mix, scouting, bisita ng mga may sakit, o kaya ng ibang beneficiary, sumama kay Rob para mag-bonding. Kung ayaw, ito ha, real talk. What do you think Rob is feeling right now? Na yung kanyang pinsan ay hindi siya mapagbigyan. Tingnan natin. Dahil lalaki yan, kahit lalaki yan, pero sensitive din yan ang tao. Mas, para bang iniiwasan siya sa tingin niya siguro. Di ba? I'm talking for myself, ha? Ito yung nasa isip ko, hindi yun sinabi ni Ram, okay? Ibig ko sabihin, taga-dait si Rob, si Roel ay taga-ibang lugar, pumunta ng dait. Ikaw ang dayo, ikaw ang makikisama. Hindi yung ibang taga-dait ang makikisama sa iyo. Hindi ganoon ang istorya ng buhay. If you're come to dait, okay, ikaw yung bisita, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi yung mismong tagaroon ang mag-a-adjust sa iyo at makikiusap sa iyo, makipagkita ka naman sa amin. Hindi yung tama. Just me, oh. Dapat si Rob pumama kay Val kasi mas malaki. Forget about Rob. Rob's got bigger projects. Okay? Ang project ni Rob, ang dami niyang ano, hindi that, kasi hindi tayo pwede mag-suggest ng ganyan. Kasi si Rob, million projects, million pesos projects. Hindi pwede magsama si Rob at saka sa papa niya dahil may kanya-kanya silang mga projects. May pabahay, si Rob, marami siyang beneficiary. Marami siyang tauhan na binabayaran. Pag hindi niyo alam ang behind the scenes, yung behind the scenes, marami yun. Siya pa ang nag-i-edit. Alam niyo ba ang pag-i-edit? Masyadong time-consuming yan. At kinukunan yung nagbablog ngayon, lalabas mamaya. It takes time, pero magaling siya, pero it takes maybe 2 to 3 hours. Ako nga, minsan, whole day, pag pabalik-balik yung pag-edit ko, pag hindi ako happy, edit ko ulit. O kaya yung music, o hindi dapat, o volume, raise volume. So, maraming involved sa pag-edit. Minsan, ang ini-edit niya ay 2, 3. Oh? Tapos, meron pa siyang premiere. So, hindi natin pwedeng sabihin na bakit hindi sumama si Rob sa papa niya. Dahil si Rob ay malaki ang kanyang responsibility. Papa niya, may sarili rin siyang mga beneficiary. May sarili siyang pabahay. So, hindi sila pwedeng, minsan nagkasama sila, nakikita sila. Siguro ngayon, magkasama sila sa sursugon. So, yung gagawin ni Rob ay stop yung kanyang ginagawa para sumama sa papa niya, ay hindi pwede yun kasi maraming ginagawa si Rob. Maraming ginagawa si Rob. Huwag na naman sabihin buong araw si Real sa family Morales. Baka di ka nanonood sa vlog niya. My goodness. I'm not gonna reply to that. Okay? Alam niyo ba? Andun yung mga kapatid ko. Andun yung mga pamangkin ko. Kala niyo ba ako ay nanonood lang sa wall? Yun ang akala niyo. Hindi ko alam. My goodness. Ang ibig, pinag-uusapan natin ito yung mga nangyayari kung paano dapat gawin. Okay? Hindi natin sila pinipinpoint. Ang aking sinasabi ay sana ganito, ganoon, sana ganoon. Magandang story ng teleserye ni Kuya Val, especially Hamog sa Umaga. Maganda yung yun, maganda yung Hamog sa Umaga. Yung sa mag-asawang bulag po. Oo nga, nakakaawa yung bulag. Ano? Isa pa rin yun, maganda rin yun. Kaya nga, tangkilig natin. Hello, Ruth Bates! Hello, Ruth! Kamusta ka dyan? Si Kuya Andy, kaya ka vlogs, tahimik lang, grabe ang pagtanaw ng utang na loob nila kay Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Ram.
ang utang na loob, hindi yun sa pamamagitan ng, okay, bayaran mo ko. Hindi. Konting affection. O kaya yung loyalty, importante yun. Loyalty is importante kahit na magkaibigan kayo. Ang tayo lang naman ang masyadong sensitive sa sinasabing utang na loob. Sensitive tayo pag binanggit na yan. Alam nyo, ang utang na loob ay pwede nating ipadama sa pagmamahal, sa affection, sa pag-iisip. Tatawagan mo lang, o kamusta po kayo? Iyon, respeto na yon, affection na yon, pagmamahal na yon. Hindi ba natin pwedeng gawin yon? Sabi ni Tita Bing's Vlogs, Miss Helen Sikal, may galap shoutout. Miss Jen Kasakiti, may galap shoutout. Hello Jen Goso, si Edelisa Oco, Perian Ruby, may galap shoutout sa inyo. Hello Helen Sikal, may galap shoutout. Pilar Calderon, may galap shoutout. Lumakas ang loob ni Ruel at ng mga kasamahan niya simula nang dumating si Kuya Brooks. Alam ko rin, kilala ko rin si Kuya Brooks, kaya ako'y disappointed na mas gusto niya pumanig doon instead na bigyan ng suporta yung kapatid niya. So, hindi natin mapipilit ang tao kung ayaw niya, di ba? Okay, yan ang kanyang, meron siyang prerogative na gawin niya yan. Ang ibig ko lang sabihin, humiwalay na sila officially. Huwag na nilang gamitin. Oh, may nagpalipad. Oh, nagpalipad si Kindi. Andiyan ba si Kindi? Thank you, Kindred. Maraming salamat. Sorry ah, dito ako. So, binabasa ko ito rito. Thank you, Kindred. Ang views, parang pera lang yan. Hamakin ang lahat. Pabuti di ako nag-tem sa views. Baka isa ako ngayon sa nabanatan mo at Amy. Hindi, kilala kita, Kindred. Alam ko naman yung ano mo eh. Nanonood naman ako ng live mo, pero hindi na ako nagko-comment kasi baka mabasa ko. Hindi naman. Sa dami na pinapanood ko, alam nyo, sinusuportahan ko kayo, nag-click lang ako ng like, nagtatamsak ako, tapos nakikinig lang ako ng mga kwento-kwento yung sinasabi. So, andyan lang ako sa tabi-tabi din. Depende rin yun sa oras, di ba? Alam ko na masipag ka, Kindred. Thank you sa palipad. Thank you. Ito ba sa'yo? Shout out. Ang kahit sobrang bait ni Ruel, kung ang nakapalibot sa kanya hindi magandang influence, mahawahan din. Sabi ni Josie Morello. That's possible too, no? Yung influence ka ng ibang tao, mas makakatanda sa'yo. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Kaya, nanito nga ako eh. Hindi ko talaga masagot kung bakit. Hindi ko masagot kung bakit hinayaan na nila si Kuya Val. Hinayaan na nilang mabas. Alam nyo, ang pagbas sa akin, dapat in-stop nila yan eh. Wala dapat magbas sa akin eh. Dahil hindi naman ako nakikialam sa kanila. Bakit ako binas? Dahil yung mga yun ay mga scumbags, that's all. Hindi, wala naman lang dapat ibas sa akin. Di ko naman binabas yung si Ruel. Di ko naman binabas si Richelle. Kung bakit binas ako? Kasi hindi nakakaintindi. So wala akong magawa doon. Margie Manka, Ma'am Amy, si Ruel nag-charity yan, nag-scout din maraming mga beneficiaries na din si Ruel at sa feeding, bigay ng sponsor. Huwag tirahin si Ruel, pamangkin mo yan. Ang gusto ni Kuya Val, palawakin. Sinabi ko naman na okay lang yun. Pero, bigyan din niya kahit na 10% ang Kalingap. Sa kalusok, kasalukuyan, 100% andun siya sa grupo nila. Eh, please explain. Okay? 10 to 15% man lang sumama kay Kuya Val para mabigyan naman ng ano dahil siya. Ngayon siya ngayon ang namamalagpag. Bakit hindi niya i-share yung kay Kuya Val? Bakit hindi niya samahan si Kuya Val one day? Bakit andun lang siya palagi sa mga Rosales family, Morelos family? Yun ang tinatanong ko. Bakit? Saan ba siya nang galing? Diba sa Kalingap? Diba sa Matubang family? Bakit hindi ang kanyang loyalty ay sa Matubang? Bakit sa ibang tao? My goodness sake. Pag nagtanong kayo, please, yun namang dapat, may karapat-dapat na yung may common sense naman at sagutin. Kung gusto niyo ulitin ko yung sinabi ko, pakisabi lang. Ito binabasa ko yung mga ibang mga comment. Hindi ko naman kinakailan na nag-charity siya. Ibig kong sabihin, spend 10% or 15% of his time with Kuya Val. Masama pa ba yun?
Malaki na bang time yun? Dahil, bakit ibang tao, ang siya sa ibang tao nagbibigay ng time? Lahat. 100%. O, hindi niya binibigay ng chance yung kanyang titubal na magkaroon ng time sa ng dalawa, sila lumabas. Bakit? Answer my question. Ang hirap umintindi ang iba. Wala naman problema kay Rochelle. Ang team lang nila ang nagpapagulo. Sabi ni GGN Channel. Sigurado, ang dami kong basher. Dahil hindi nakakaintindi. Oh my goodness. This is what you call slow comprehension. Ibig sabihin, hindi napaprocess yung information. Okay lang yun. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho yung ating ano eh, yung ating minsan hindi tayo nagko-concentrate. Ibig kong sabihin, huwag mang bash for the sake of bashing. Intindihin ko ano yung topic. Yun ang importante. Tama po Ate Amy, dapat si Ruel bigyan niya ng time si Kuya Val tulad ng dati nung nag-uumpisa pa lang siya. O nga, dati di ba araw-araw hindi kay Kuya Val, siya pa nga ang dancer doon eh. O nandun kami doon eh, andun kasama namin full time kasi wala naman siyang ginagawa nung una. Pero ngayon, busy siya, pero mas lalo siyang hahangaan ng mga Kalingap members kung andun siya, sumasama siya kay Kuya Val. Tapos kay Kuya. Pero mo ha, siya na pa nga ang sinusuyo ni Kalingap Rab. Si Kalingap Rab taga-Dait, siya ay dayo. Okay, siya ay dayo, siya ang bisita, pero si Kalingap Rab sumusuyo. I don't understand. Sabi ni Alexandra Ruel, sana makinig ka sa Tita Amy para sa iyo din ang sinasabi ni Tita mo. Hindi, ang mangyari niyan, Alexandra, ako ang babanata ng kanyang mga ano, yung kanyang mga fans. I know it. Hindi naman po pwedeng sumama lagi si Ruel. Sinabi ko bang araw-araw, di ba sabi ko 10-15%, maybe once every 2 weeks, once a month. Hindi ko sinabi araw-araw. Maybe kung pwede once a week or once every 2 weeks. Alam niyo, ito nangyayari ngayon eh. Feeding every day. Nawawala na yung kanyang tunay na charity. Mabuti pa yung sa malalag siya, mayroon siyang pabahay, mayroon siyang beneficiary. Ngayon eh, puro feeding lang siya eh. So, ibig sabihin niya, sino may hawak yung sa kanya, yung sponsor niya? Dapat yan, mayroong scheduling. Dapat feeding yan, hindi everyday. O kaya, hindi ko alam kung ang feeding nila ay from 9 o'clock in the morning at 10 o'clock at night. Dahil busy eh. Oh. Ang gulo na naman yan, bakit ganyan? Sabi ni Alberto. Kawawa rin palagi na lang naapisan. Oh, come on, Benny! Come on, Benny Mueco! Hindi mo ba naintindihan yung message ko? Goodness me, oh. Ano yun ang nakakaano eh? Kawawa. Hindi nyo ba alam mas mayaman pa yan sa inyo? Ba't kayo maawa? My God! Basta maisip na niyang sumama ngayon kasi bumababa na ang views niya. Sabi naman ni, huwag kayong maawa. Gawin niyo sa gawa. Ang gawa ang importante. Hindi yung salita. Action speaks louder than words. Sabi ni Los Beminda Dayag, tanong ko lang po Ate Amy, bakit puro si Ruel na lang ang topic? Kawawa naman si Ruel. Yun ang naman sasabihin nyo? Ano naman po siya? Ano ibig sabihin niyan? Kawawa. Ba't kayo maawa sa taong malakas, healthy, young? Oh, maawa kayo doon? Baka kayo mas may sakit kaysa sa kanya. Huwag niyong kaawaan si Ruel dahil si Ruel is confident. Si Ruel ay may pinag-aralan. Si Ruel, di ba sinabi niyo yan? Matalino siya, may ano siya, bogey siya, ganun. O ba't kayo maawa? Huwag niyong bigyan ng awa ang isang tao. Bigyan niyo siya ng lakas. Bigyan niyo siya ng energy para magawa niya lahat yung dapat niyang gawin.
Palagi niya sinasabi, bakit si Ruel? Kawawa naman si Ruel. Hindi naman natin siya binabas dito ah. Pinagsasabihan nun siya na magbigay siya ng 10-15% doon. Yung sabi ni Jose Morello, agree, 100%, mas magandang pasa, malalag siya, dami niyang pabahay. Sabi ni Jose Morello, mga toxic talaga ang mga fanatics, hindi nakinig. Makinig kayo muna bago mag-comment, sabi ni June Garfin. Yan sinabi ko, bumalik siya sa malalag sis Emmy, sabi ni Marilyn Chang. Mahirap kasi, ay ako, hindi mahirap ano, hinawang ko sa kanya. I give up. Hindi mag-get yung 10%. sabi ni Levi ni Guzman. Baka bukas sumama na yan si Ruel. Dahil sa real talk mo naman, Tita Emmy, sabi ni Andriel. Tumas na masyado ang tingin sa sarili, parang tinulak ng fame. Pataas pag mahulog yan, lakas ng epekto sa kanya. And fame, dumadaan lang, di yan nagtatagal, sabi ni Ellie Ice. Okay! Nagbabasa ako dito ng mga comments ha, hindi ko yung sa sarili ko, kaya yan ang gagawin. Ang nangyayari ngayon, ako ang binabas dahil ako ang nasa front line. Pero okay lang, okay lang. Oh, Gia! My God, it's my friend! Na-ranting na naman ako nito, Gia. Oh my God, some people are just so close-minded. Tama, Gem. Oh my God. Ay, nako. Mahirap espelengin. Double ingat si Ruel dahil baka yung mga lintang yan pa ang magpapabagsak sa kanya. Sino yung mga linta? Sino yung mga linta? Ayan. Yung kasamahan niya? Yung mga kasamahan niya nakapalibot. Ang gusto lang nila kay Ruel ay pera-pera. Dahil kumikita sila dahil sikat pa si na Ruel. Okay, at Rochelle. Pag one day, kasi hindi naman forever, okay? Kasi baka na naman sumama ang loob ng mga Rochelle eh. Hindi forever ang kasikatan. Meron tayong pataas, may pababa, may pataas, may pababa. That's real reality. Kung sakali na siya ay bumaba, yung mga tao na kapaligid sa kanya, palagay niyo mag-stay dyan, maghanap na naman niya ng ibang mga maanohan, madidikitan. Yun ang mga alimatok, yung mga nakasapalibot-libot niya. At sila, hindi sila inaapi. Walang nang aapi sa kanila. Bakit ba kailangan nila ng private ng positive reactors na hindi naman kalingap. Hindi sila kalingap pa. Yan si Japina. Sino ba yan? Bakit andyan yan? Pabalikin niya sa Japan. Goodness me, oh. Pakialamera siya. Sabi ni Maria Fe, pauwiin na siya sa malalag. May sariling community at gumawa na rin sila. Siya nagsarili reactors at defender. Lead by Lonnie and Bobby 143. Tama. Uli ka na Davao dong. Nagmukha kang kadalaban mo ang mag-ama, Val at Rav. Sabi ni Maria Fe. Hindi ako ha. Thank you, Maria Fe. Umuwi. Sabi nga. Sabi na, tama yan, ma'am. Sana mag-uwi niyan, Ruel, sa malalag. Taga doon siya. Ferre Blando. Marami naman mangbabas kay Ruel yan. Ang mangbabas, ako ang binabas nila. Dahil hindi matanggap na narinig ay si Ruel nang si Ruel. Hindi lang naman si Ruel ang binimension ko ha. Binimension ko si Brooks, si Lonnie, andyan din si Bobby 143, andyan din naman si Danny Donut. Oh, hindi lang naman siya. Pero, siya yung hindi nag-i-spend ng time sa lighthouse. Andun lang siya matutulog ng madaling araw hanggang maga. Oh, ibig ko sabihin, kusa ka sumama doon sa tiyuhin mo. Kusa. Ito na naman isang Violeta Nano. Di ka nanonood sa vlog ni Ruel, kaya bas mo pa. Teka muna. Listen. Bakit ako manonood ang kanilang live stream 3 times a day? I don't have the time. Ang dami kong ginagawa dito. Meron akong family. Meron akong mga trailer. Meron akong mga editing. Bakit ito manonood? 3 times a day? Spend 2 hours? 1 hour? Give me a break. Ano mag-aano ko sa kanilang live stream? Anong matutunan ko doon? Anong matutunan ko sa sinabi nila? Yan ang totoo. May natutunan ba ako sa kanilang sinasabi? Meron bang substance yung kanilang pinagsasabi?
Huwag po kayo magdala ng sosol. O, andyan na naman itong si sosol. Oh, good meal. Ako? May sosol-sol sa akin? Di ba sinabi ko sa inyo, nanggaling ako sa diet, andun yung aking mga pamangkin? Friends, hand pa yung news ko. Kayo, anong news nyo? Nandyan lang sa TV o nandyan lang sa kanilang live stream. Puro tawa, puro gagikikan. Wala akong matutunan dyan. Wala akong time sa mga ganyan, mga live stream. Hello, Richard Ignacio. Big love shout out. Marlene TV, big love shout out. Nisha Loto, big love shout out. Susan Arto, big love shout out. Lear Estrada, you're creating bashing. Oh, well, that's fine. Alam nyo, kahit na hindi ako magsalita, nababas pa din ako. So, what's new? Si Percy Official, nawain po ang topic. Ang topic o nawain? Intindihin yung topic. T-O-P-I-C. Yun ang topic. Hindi lang isang bagay. Hindi lang isang one bullet point. Maraming topic ngayon. Hindi lang yun. Ito nga, may open forum. O bakit yun? Hindi nyo i-broadcast yun. Kawawa naman si Ruel. Lagi nilang naiipit. Bakit ka maawa, Erwin? Mas may pera pa rin sa'yo. Ba't ka maawa sa kanya? Mas healthy pa siya kaysa sa'yo. Mas bata siya kaysa sa'yo siguro. Bakit ka maawa? Huwag kayong maawa sa ibang tao. Ang first priority nyo ay ang sarili nyo. Yung sarili nyo kapakanan. Huwag kayong masyadong nag-idolize. Ang idol nyo ay hindi kailangan yung ganyang idolization. Pero yun ang gusto nyo, so wala akong magawa. Paano naman siya mag-explore sa sarili niya kung lagi siya... Sinabi ko ba 100%? What is 10%? Ha? What's 10%? Kahit one day in 2 weeks. Sinabi ko ba araw-araw? Grabe naman. Di ka ba nakakaintindi? Sino ba yun? Nagsabi ng ganun. Wala kang tinapa. Mag-explore sarili niya kung lagi. Ilang buwan na yun siya nag-explore sarili niya? Ilang buwan na? Noong mga dumating kami dyan eh, ilang yung linggo siya magkasama kami? Oh, hindi ba yung explore yung sarili niya? Ano ba kayo? Diyos mio. Kahit na once a day siya mag-live, at least yung once a day. Oh, hindi ko sabihin, hinahayaan. Gusto ko ba siya mag-spend doon sa lighthouse ng everyday? Hindi. Oh, kung may nakatira, kung titira ka sa ibang tao, everyday, gabing-gabi ka nang umuwi, hindi mo nakikita yung mga bahay. Hindi ba? Kahit minsan makikita ka para mag-dinner? Jesus, my God. Hindi talaga nakakaintindi. Sayang lang yung oras. Sabi ni Ferre Blando, Dong Noel, uwi ka na ng malalag. Baka sakaling matahimik buhay mo doon. Diyos ko naman. Galing sabi ni Ferre Blando, niisip mo siguro, biyaramo si Tito Manuel. Sabi ni Andayal. Oh my God, Ate Amy, my heart is racing too. Sabi ni Jim. No, my heart is good. No, it's not racing. Only my voice. I have to raise my voice. Yung boses ni Ate Amy mukhang galit pero sobra ang tawa ko talaga. Oops, nawala. Hindi, my heart is not racing, it's normal. I just had my complete checkup, so no maintenance. So don't worry, thanks. Kasi ako pag nag-raise ang voice, it doesn't mean that my body is activated. Nagalit ako. Tita Amy, marami din, makahindi na sinabi mo. O nga eh, sinabi ni Jean kasakit eh. Bakit di mo mapagkasabihan si Dan? Bakit? Tika muna, punta kay Dan. Si Dan ba ay staff yan ni Rob? Hindi siya, wala siyang kita masyado, siya ay staff. S-T-A-F-F. Staff siya ni Rob. Huwag niyo isama si Rob. Huwag niyo isama yung staff. Huwag niyo isama yung cables. We're not talking about them. Okay? We're talking about the other group. We're talking about this new group. Ano pangalan ng group nila? Rochelle Foundation or Kalanga? Yun ang group ang pinag-usapan natin. At si Japina, bakit nila pinapasok?
bakit hindi na tinatangkilik ang ano? Hindi ka kalimutan sabihin. Ang kalingap. Teka, anong oras na ba? Nako, oy nako! Tama! Tama, tapos na. Goodbye na ako, okay? Marin Chang, mahal, love your sense of real talk, sabi ni Taylagatang. Pasensya na kayo, hindi ko nabasa lahat, ha? Teka, si Rosel Navarro, intindihin niyo sinabi ni Tita Amy, Mami Tita Amy, Tita, yan, real talk siya, okay. So, hello, Bia Ramos, Yolita, Enhin, naku, nakatagal na naman ako dito, Richard, Ignacio, wala ka talagang utak, bigyan mo naman ng bait sarili mo, sabi ni Richard. Thank you, Susan Arthur, Natividad Moral, thank you sa lahat na nandito, si Marilyn Chang, kamusta kayo dyan, marami po salamat, sana meron akong jacket ng matadyakan. Oh, o nga, hindi ako nakapagano. I think baka bigay ako ng jacket afterwards. Ha? Ano ako ng jacket? Kasi busy masyado. Sana, hindi na kasi ang sinasabi ni Ate Amy bago tayo magsalita at iba si Ate Amy. Sabi ni Alexandra, hindi yan makikinig sa'yo kasi iba yung kanda ng pag-intindi. Yung, kumbaga sa ano, anari, ang naiintindihan nila yung ano lang, yung 1% lang. Yung mga dress na sinabi ko hindi pumapasok. Sana chat niyo na lang si Ruel, wag niyo idaan dito. Just once, okay? Hindi ito ay big topic. We were talking about the Kalingap as a whole. We're not talking about just him. I'm talking about so many of them. So many. To name a few. Bakit ba naman ang narinig niyo lang ay si Ruel? Kaawa-awa si Ruel. Huwag kayong maawa sa kanya. Mas healthy pa siya sa inyo. Goodness me, you. I love you, Matt Amy. Tuloy lang ang sasabihin mo para magising yan. Base na tulog. Sabi ni James Sime. Dapat kung taga saan siya, doon siya pumunta sa diet bago kalabanin yung mag-ama. Dapat doon siya. Sabi ni Eldera. Love, love lang po lahat. Sabi ni Mariano Bruno. Thank you, Mariano. Okay, ako'y magpapaalam na. Hindi na kasi ang sinabi ni Ate Amy, sabi ni Alexandra. Bago tayo magsalit, iba si Ate Amy. Thank you, Alexandra. Maraming din nakaintindi sa topic, basta mag-comment lang. Tama ka, Tita Amy. Paano ka manonood puro halikhikan? Kahit di naman nakakatawa, sabi ni Hazel May. Thank you, Hazel May. Okay, magpapaalam na ako, Espinosa Terry. Intindihan po natin ang topic bago mag-comment. Sabi ni Espinosa Terry, was time out by Mati M for 1.8 seconds. Oh, really? Nakaubo tayo ng 1.8? Thank you very much. He chose jowa than his relative, sabi ni Mia. siguro yun ang dahilan. Mas mabuti pa si Kalingap, you know, hindi iniwan si Kalingap Rob hanggang ngayon. Thank you, Randis. Thank you. Okay, basahin ko na lang konti, ha. O, si Noel, kamusta kayo dyan? Si Noel Noy, si Nora Echino. Ang sinisira mo ay sarili mong dugo. Oh, come on. I don't have time for you, Nora Echino. Please, listen and understand. Use your comprehension. Kung alam mo yung ibig sabihin nun. Kawawa na si Ruel at Langga. Oh my God! I'm upset! Bakit hindi gamitin yung mga ano, i-process nyo yung information? Ano ba kayo? Diyos ko! Ay, babatuhin ko kayo dyan ng tinapay. Napakanaromandi ng ibang Rochelle fanatic. My goodness. Hello, Maris Rodriguez, Gladysian. She's dabbing, hindi makaintindi, sabi ni Gladysian. Thank you! Love, love lang po lahat, sabi ni Mariano Bruno. Thank you. Ninya Bicolana Vlogs. Ruel, masisira ulo pag hindi nakapunta at hindi nakita yung GF niya. Real talk lang. Pwede naman siya pumunta rin sa hapon. Pwede naman siyang pumunta sa umaga. Pwede naman siyang pumunta sa gabi. 24 hours, di ba? Ang isang araw? Pwede naman yun. Tomasita 4. Hello, Tomasita. Ate Amy, ako'y nalulungkot dahil ang daming supporters na dodong ang hindi marunong makaintindi. Sarado ang kanilang kaisipan. Naka-focus lang sa iisang hindi ko. Sabi ni Tomasita, thank you. May kawabi, Diyos mio, kayo ba't di maintindihan si Ate Amy? Thank you. Oh my God. Mayroon siyang, just once, huwag mong pakialaman ang sariling tiyahin.
nagmagsalita at magpayo. Sabi ni Marlene, thank you Marlene. Sunshine, sabi na nakakatawa talaga itong mga di makaintindi ng 10%. Kawawa naman. Akala nila ang 10% is 100%. Sabi ko, isakit isang beses sa buwan. Ano ba yun? Isang once in one month. Is it too much? Kahit na yung hapon, 2 hours in one month. O kaya, 1 hour in one week. Ano ba yun? Mabigat ba yun? Mahirap ba yun? Diyos ko. Tarisita, Frigilana, hello. Mag-asawa na yata sila, ayaw nang maghiwalay. Di, mag-asawa na rin sila kung gusto nila. They're welcome to do that. Thank you. Erlina Palo, bakit kaya hindi makaintindi yung iba dyan sa sinasabi ni Ma'am Mighty M? Ewan ko talaga, hindi ko alam. Ano ka, mag-ano tayo? Pwede tayong mag-ano? Magkaroon tayo ng klase. Chona 21, oh my God, ganun pala ang attitude niya, sabi ni Chona. Nakakaintindi po kami, hindi lang po tayong parehas. Hindi yun sa opinion. Ang opinion ay yung pagkatapos niyong maintindihan, saka ka magbibigay ng opinion with respect, okay? Yung hindi nakakaintindi, ang alam, nasabihin sa akin, wala siyang time. Oh, sinabi ko ba every day? Sinabi ko ba every 2 weeks? One. Maybe 2 hours. In 1 month. In maybe 3 hours in 2 months. Goodness! Ano ba yun? Mahirap ba yun? Mahirap bang intindihin yun? Grabe kayo ah. Dapat po tinawagin. Ah, sus! Nandiyan na naman ito. Bakit yung tinawagan? Hindi ko nga makontak eh. My God! Grow up! Go to school! My God! Di ba kayo makaintindi ng 1%, 2%? Di ba kayo nakaintindi ng isang araw, isang oras sa isang buwan? Ano ba yun? Is that too much to us? Dapat ito tinawag. Yan na naman ang sasabihin sa akin. No. All of them are going to the bin. Madali, relax lang yan po. Okay lang, Bia. My heart is good. Yan, oh. Hindi nga gumaganon eh. Normal. Ruth Bates, meron talaga mahina dito ang di makaintindi sa mga sinasabi ni Ate Amy. O nga eh, wala kami magagawa dyan. Love lang po lahat sabi. Okay. LDC Okura, may galap shout out. Ako'y magpapalam na. Kalingap my mom, may galap shout out. Luz Bernardes, akong ako nirewel, replyan ko tong tita nito, sabi ni Luz Bernardes. Oh, he's welcome. He's welcome to do it. Nung tanungin ko siya, yung kausap ko siya, ano nangyari dyan? Ano, may group ba kayo? Walang sinagot. Sabi niya, wala daw. Eh, andyan eh, very obvious. Andyan, meron silang positive reactors. Andyan pa yung si Japina. Andyan pa yung kanilang meet and greet. Oh, hindi ba yun sigurado? Hindi ba yun? Kawawa naman. Maawa kayo sa sarili niyo. Huwag kayong maawa sa kanya. Galing mag-real talk natin. Sabi ni Emily. Sobrang bait kasi ng mga ama. O nga eh, masyado nilang inaabuso yung mga ama. Hindi yung magsasalita. So, si Tita Amy, yung mga fans dito, di makaitindi sa mga sinasabi mo. O nga eh, sa Jean. Sabi ni Jean. Okay. Noel Noe. O kaya, palis ako. Magbabay na ako. Thank you very much. Hello, Melview. Hindi ko na mabasa. Melview Balatbat. May galap siya. Tapos talaga ako nanonood ng Rochelle. Hindi ko sila gusto, sabi ni Melio. Thank you, Melio. Uy, ayan tuloy, mga walang utak. Sayang lang yung pagpapaniwanag sa inyo, sabi ni Richard Ignacio. Thank you, Richard. Ano, sino pa? Pia Pinter. Real talk sa kalam ka talaga, ate. Naluka ako sa iyo, sabi ni Pia Pinter. Thank you. Kalingap, may. Huwag niyong ginagalit si Tita Amy. Nasisira yung beauty natin. Hello, Jeline Rocabo. Hello, Shena Gabriel. Nice. Sige, umalis na kayo. Pwede naman. Ano lang, babasahin ko rin yan dito pa ng mga hindi ko na-shoutout. Ginawa na po ni Roval sumama kay Kuya Val. Wala din po, hindi rin tumaas ang views. Eh, hindi lang naman isang beses. Dapat araw-araw, ano yan, every for few months until na tumaas. O kahit hindi tumaas, tumulong naman siya doon. Diyos ko naman. My goodness me. I raise my case. Okay. Ito pa. Shana Gabriel. Kamusta kayo dyan? Oops. Ayan. Tapos na yata. Okay. So maraming salamat sa inyo lahat. Ako'y magpapaalam na.
pasensya na po kayo kung meron akong nasabi. Yung mga basyo na nagagalit na kawawa si Ruel, isip-isipin nyo. Si Ruel ay nasa mabuting kalagayan. Si Ruel ay mas bata, healthy. Huwag po kayong maawa sa kanya. Ang sinasabi ko ay hindi lang tungkol kay Ruel. Ang sinasabi ko ay tungkol sa buong Kalingap at tungkol sa kanilang grupo. Ang sinabi nila, sinabi ni Brooks, andyan, binasa ko kanina, kung hindi niyo ako narinig, ang sabi, inaapi sila. Ang sinabi ay sila daw ay sinisiraan. Sino? Wala naman ako nakita sinisiraan sa kanila. Nabasa, tinignan ko yung mga video. Guni-guni nyo lang yun. Masyado kayong sensitive na hindi naman. Gusto nyo puro na lang papuri. Ano bang klaseng papuri gusto nyo? Ang papuri ay dapat i-deserving ka. Dapat hindi yun bibigay 100% every day. Day in, day out. Yun ay binibigay lang sa inyo yung mga kunwari, plastic yung mga kunwari lang para ma-please ka. Huwag kayong maniniwala doon. Dapat ang papuri at compliments ay kung mga siguro once in a while. Hindi naman maganda yung palagi na kayo nalang pinupuri. Pambubola na yun. So, thank you. Thank you so much. Marami pong salamat. Kung hindi ko nabasa, babasahin ko na lang ngayon. I'm dying laughing. Sabi ni Jim. Thank you, Jim. Si Erwin Balingan. Hindi ako makalis-alis kasi hindi ko nabasa iba. Eugene, kamusta Aiden Alejandro? Si Amaris Channel. Na Chica Magaw. Orange the Great. Okay. Margaret Limes. Ako nagbubudol na. Nikki D. Hello, Nikki D. Bonjour. Abuti nandiyan ka. Natawa ako sa nasagot mo, Ate Amy. Thank you, Nikki. Maraming galit sa akin, sigurado. Hindi ako intindihan. Anong sunog ang mga buzzer kay Ate Amy? I love you, Ate Amy, sabi ni Alexandra. Thank you, Alexandra. I love you too, guys. Okay. Maraming salamat, guys. God bless. Thank you very much. Hello, RGC. Kamusta ka dyan? Gusto ko yan, Eden Alejandro sabi. Hello, Geraldine Ramos. Sinada Drew. Okay, hindi na ako matatapos. Pasensya na po kayo. Marami kong kaaway ngayon, yung mga Rochelle fans. Word of the day. Kawawa naman si Ruel. Oh, thank you, RGC. O nga, kawawa si Ruel. Kawawa si Ruel. Ano sa... Lenlin Vlog. Okay, napasa ko na lahat ha. Okay, Andy Arlene Pascual, maraming salamat. Rexning, kamusta po kayo? Claudine Bella, hindi ko nabasa lahat eh. Maraming pong salamat, Shana Gabriel. Okay. Sama Basilan, maragap shout out. Mashika Nagaw. Yan, nabasa ko na lahat. Andres, sorry, hindi ko na mabasa yung mga message ha. Pasensya na po kayo. Crescencio Almondia, maglap shout out. Si, Emily Pimentel, Noel, Chomtot, kamusta po kayo dyan? Babasahin ko ito pagkatapos. Wild Girl Marquez, yan, pasensya na po kayo ha. Perly Fernandez, Dika Sakawa, big love shout out. Susie Reyes, Nina Bicolana, Shaina, so, yan, Natividad Mora, yan, salamat, maraming salamat. Thank you very much. Pasensya na kayo. Yung mga Rochelle na pagsabihan ko ng kote, pasensya na po kayo. Ang intention ko lang ay magkaisa, pero imposible yata yun. Kasi ang inyong, ang talagang close na yung isip nyo, andun kay Ruel at akala nyo binabas ko siya. Nasa inyo yan, okay? Wala akong magawa kung yan ang pag-iisip nyo. So, please, opinion nyo yan. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. O kaya, wala akong magawa. Thank you. Thank you very much. Have a good day, everyone. God bless.